walang interes, walang collateral, at pwedeng bayaran sa loob ng isang taon. Yan ang alok na pautang ng gobyerno para makapagbigay ang mga negosyo ng 13th month pay ng kanilang mga empleyado. Kung paano mag-apply, narito ang pagtutok ni Cedric Castillo. Labag na nga sa batas, hindi pa raw ito tamang sukli sa sipag at sakripisyo ng kanyang staff. Ito raw ang dahilan kaya kahit pa extra challenge ngayong pandemya, hindi raw ipagkakait ng restaurant owner na si Miguel ang 13th month pay ng kanyang mga tauhan. Last year, we took it out from our company savings. This year, we made sure na hindi na siya makukuha sa company savings. So we took it out now sa aming daily sales. Pero dahil hindi pa tapos ang taon at may banta pa rin ang COVID-19 pandemic, mahirap daw pakasiguro, sabi ni Miguel, na hindi na magagalaw ang itinabi niyang pambonus. Hindi ibig sabihin na nakapag-ipon kami or we were able to prepare for it, hindi ibig sabihin na hindi rin namin kakailanganin ng tulong. Para maibsan ang sakit ng ulo ng mga may-ari ng medium, small and micro enterprises, inilunsad ngayong araw ng Department of Trade and Industry ang 13th month pay loan facility. Hindi bababa sa 200 million pesos ang handang ipautang ng DTI. Zero interest, no collateral, payable in 12 months with a grace period pa of 3 months. Maximum 40 employees per company ang pwedeng pahiramin. Kasi for every employee, may budget of about 12,000 na ilalaan at ipapautang to sa company para ibigay sa employee. Maximum of about 480,000 ang pwede niyang mahiram. Napaka-importante ang 13th month pay para sa pamilya ko. Panggastos, panghanda sa nechevena, para na rin sa pangangailangan ng pamilya ko. Yung iba sir, ipunin ko siguro sir for ano, 'di ba? Kasi pandemic pa tayo ngayon, hindi naman stable yung job. Hindi natin alam kung next year baka mag-lockdown na naman. Paalala pa ng DTI, hanggang December 7 bukas ang application para sa 13th month pay loan. Bumisita lamang daw sa www.bayanihancares.ph para malaman ang eligibility at iba pang requirements. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.